May mga makabagong solusyong ibinibida ngayon ng Administrasyong Aquino para raw labanan ang katiwalian, ang cashless purchase cards o CPC at ang Open Data Philippines portal. Pero ayon sa isang eksperto, hindi sapat ang mga ito para tuluyang masugpo ang problema sa katiwalian. May report si Raffy Tima. Pipili ng iba? Kung walang kurat, walang mahirap. Yan ang campaign tagline na nagpapanalo kay Pangulong Noynoy Aquino noong eleksyon 2010. Pero sa ilalim ng kanyang administrasyon, hindi pa rin nawala ang mga alegasyon ng katiwalian laban sa ilang opisyal. Kaya ang tugon ngayon ng administrasyon, ang Cashless Purchase Cards o CPC na inilunsad kanina. Our goal is to institutionalize reforms that make it very difficult for unscrupulous individuals to steal from the people. Sa halip na pera, ito na ang gagamitin sa authorized purchases. Ang pilot testing nito gagawin sa unang bahagi ng taon sa DBM, DND at AFP. Low value transactions ang paggagamitan ng CPC. Through the cashless purchase cards and other similar reforms, government financial transactions should be 100% checkless and 80% cashless before the end of this year. Magiging daan din daw ito para mas madaling mabantayan ang gastusin ng mga ahensya. Kapag naging matagumpay, ipapatupad na ito sa lahat ng ahensya ng gobyerno sa susunod na taon. Ayon sa DBM, bunga ng mga manumalyang transaksyon sa mga nakalipas na taon ng CPC, partikular na ang fund conversion ng bilyong-bilyong pisong pondo ng militar noong 2011. Ending conversion, however, is not enough. We look into the underlying reasons why this had happened in the first place. These included government processes like procurement that were not responsive to the nature of urgent military operations. Kasabay ng CPC, inilunsad din ng Open Data Philippines na isang online portal kung saan pwedeng makita ng publiko ang mga impormasyon at dokumento ng mga ahensya ng pamahalaan. Si dating National Treasurer Leonor Briones, sang-ayon naman daw sa technological reforms ng administrasyon, pero anya, hindi nito tuluyang masusugpo ang problema ng korupsyon sa bansa. Ang Open Data Philippines portal hindi raw sapat para masolusyonan ang problema sa graft. Ang kailangan umano, maisabatas din ang Freedom of Information Act. Pwede pa rin pag-ikutan ang mga teknolohiya, pwede pa rin pag-ikutan ang mga proseso. Ang problema sa governance, hindi lamang sa teknolohiya, hindi lamang sa proseso. Ang problema din natin na sa ating mga offices, sa ating mga opisyal, it's a human problem. And it is also a political problem. Mahalaga rin umano na maging mapagmatsyag ang media, civil society at ang buong sambayan ng Pilipino. Raffy Tima, GMA News.